ito yung palagi kong sinasabi sa aking mga kababayan na kapag gagamit ng GCash abroad ay kailangan active pa rin yung kanilang mobile number. So ito yung isa sa mga rason para patuloy nating magamit yung ating GCash abroad or kahit sa Pilipinas. So please keep on watching. Hello guys! Welcome sa ating channel! At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you! Kabayan, kamusta? Hello po sa ating mga kababayan OFW at sa lahat ng ating mga kababayan. Hello, hello po sa inyo. Kamusta po kayo? So ayan, nandito ako ngayon sa labas at pwede akong makapag vlog. So ayun, ang topic natin ngayon is yung about sa authentication code ng GCash. So kahapon hindi ako nakapag-login sa aking GCash account kasi nga expired na yung authentication ko. So every after 90 days ay kailangan mag-renew or kailangan mag-re-authenticate ng ating authentication sa paggamit ng ating GCash account. So ipapakita ko dyan sa screen yung yung na-receive kong message noong tinry kong mag-login sa aking GCash account. So sabi dyan is expired na. So kailangan mag-send ng bagong authentication code sa aking registered mobile number sa aking GCash para makapag-login ulit ako. So ayun, dahil nga sa Pilipinas yung aking mobile number, so inintay ko muna na kinaumagahan para gising na yung magsisend sa akin ng OTP. So ayun, kailangan mo lang i-click dyan yung okay para makapag-send ng bagong authentication code sa iyong registered number, and i-enter mo lang yung iyong authentication code and then click submit. And after nyan, kapag okay at tama yung authentication code na sinubmit mo, ay pwede ka na ulit makapag-login via mobile PIN sa iyong GCash application. Kaya yan yung isang rason kung bakit lagi kong sinasabi sa mga kababayan natin na nagtatanong na pupunta daw sila sa abroad kung pwede daw bang magamit yung GCash nila. Sabi ko, yes, pwede nyo pa magamit ang iyong GCash account kahit ikaw ay papuntang abroad, as long as i-keep nyo po or stay nyo po na active yung inyong mobile number, kasi nga every after 90 days ay kailangan ng bagong authentication code na isa-send sa inyong mobile number. So hindi kayo makapag-login kapag hindi nyo in-enter yung bagong authentication code na isa-send sa inyong SMS. At isa pa, kapag meron kayong GSave at saka GInvest, upon withdrawal at saka buying and selling ng share sa GInvest ay kailangan po ng OTP. So magsisend ng OTP sa inyong mobile number bago mag-proceed at bago ma-process ang inyong mga withdrawal sa GSave or yung buy and sell sa GInvest. As long as active ang inyong mobile number at walang error sa system na GCash, ay makaka-receive kayo ng OTP every time na kailangan nyo ng OTP, at patuloy nyo pa rin magamit ang